Magandang araw mga kasamang guro! Ngayon ay gawaan na naman ng Learning Delivery Modality Course 2. Meron ka na bang gawang practicum portfolio? Kung wala pa, narito ang sample ng LDM2 practicum portfolio na pwede mong maging guide sa pagkalap mo ng mga artifacts na pwede mong ilagay sa bawat strand. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated kung mayroon akong mga bagong gawang video lessons at video tutorials. Thank you! Narito ang mga kakailanganin mo para sa iyong required artifacts. Una, individual learning monitoring plans. Dito, pwede kang maglagay at least 2 to 3 na mga ILMPs. Nakalagay dyan ang mga naging progress ng iyong learners at ang mga interventions na binigay mo sa kanya. Syempre, don't forget na maglagay ng proper annotation. For example, when I am assessing this learner, I noticed that he is having difficulty in reading. He is a total non-reader. He can't be able to recite the alphabets and its sounds. I gave him BRP for reading materials and sent him video lessons in Messenger to watch at home to assist him in his learning needs. To further help him in his studies, I included him in the intervention program of Project ACAP. And now, I can see significant progress in him. He can now recite the alphabets and its sounds. Ang next naman natin na required artifact ay lesson plan. On professional standard strand, under 3.4 learners in difficult circumstances, dito po mag-provide tayo ng 2 o 3 WHLP. Para sa akin, mas mainam kung WHLP po ang ating ilalagay kaysa doon sa iba pang example. Screenshot nyo po dyan yung part sa inyong WHLP na nagpapakita kung anong activity ang inyong gagawin para ma-meet nyo po yung mga learning objectives. Screenshot din po dyan yung ginawa nyo, like kung nag-online class po ba kayo or nag-home visit o kung papaano nyo po in-assist ang mga bata para sila ay matuto. Ito po ang aking example annotation. I utilize different instructional materials such as video lessons, PowerPoint presentations, and differentiated activity sheets in teaching my learners. It helps them fully understand the topics because of the simplified explanation I am giving them. We also have a regular online class or online kamustahan every Friday to assess their learning improvement throughout the whole week, that they are answering the task in the module. Ito pa po yung isa ko pang ginawang artifacts para sa 3.4 learners in difficult circumstances. Next naman po ulit nating artifact ay lesson plan pa rin. Pero sa professional standard strand niya, 4.1 planning and management of teaching and learning process. Dito po, sa planning, pwede po tayong gumamit ng lesson exemplar, kagaya po ng aking halimbawa. Ipakita nyo po dyan yung mga differentiated activities na nakapaloob po sa inyong lesson plan. Don't forget na maglagay ng annotation. Short narrative lang naman po ito ng inyong mga ginawa. For example, one of the things I am considering in preparing my lessons is the individual differences of my learners. That is why I am providing differentiated assessments and instructions for them. I also make sure that I have a review before starting a lesson. I also contextualize my lessons so that my pupils can relate to what I am saying and teaching to them. And most importantly, I always make sure that my lessons are aligned to MELC. Ang artifacts pa rin po natin na kasunod ay lesson plan. So, ang kanyang professional standard strand ay 4.2 learning outcomes aligned with learning competencies. Dito naman po, sa learning outcomes, kailangan dyan maipakita ninyo yung mga items sa inyong summative test or worksheets na naka-align sa MELC at nagpapakita talaga ng achievement sa learning competency.
Ito po ang aking annotation. I always make sure that all the activities I made are always aligned to MILK. I also ensures that the alignment of outcomes or results of every activities and learning objectives are clearly emphasized. Ang next bullet natin na name of artifact ay lesson plan po ulit. At ang kanyang professional standard strand ay 5.1, design, selection, organization, and utilization of assessment strategies. Dito naman po, pwede nyong ipakita kung paano nyo po inorganize ang mga assessment tools. Kung paano nyo po sila isineshare sa mga magulang at kung may mga learning guides po ba kayo para matulungan ang mga bata sa kung ano ang dapat nilang gawin o sagutan sa modules. Ito po ang aking sample annotation. In organizing my assessment tools, aside from sending the soft copy to our sections group chat, I uploaded it to my Facebook group for much easier access. When it comes to designing and selection, I only choose the tasks in the module that will enhance and develop my learner's skills. Minsan po kasi, di ba, kapag sobrang dami ng pinapagawa natin o pinapasagutan natin sa mga bata, feeling nila parang na-overburden na sila. Kaya mas lalong natatagalan sila sa pagpasa o mas tinatamad sila sa paggawa kasi feeling nila sobrang dami. Kaya ang ginagawa po namin, medyo binabawasan po namin siya. Tapos yung mga pinaka-importante lang po talaga doon sa mga task, yung aming pinipili at ipinapagawa sa kanila. Next, name of artifact, teacher-made, modified, learning resources. Ang kanyang professional standard strand ay 4.5 teaching and learning resources, including ICT. Dito po, mas maganda kung pagsasamahin nyo sa isang folder yung inyo pong mga ginawang video lessons o mga PowerPoint presentations para mas madali pong makapture lahat po ng inyong pong mga ginawa o ginamit. Kung may YouTube channel din po kayo o iba pang platform kagaya ng Facebook group, mas maganda rin po itong sample ng inyong artifacts. I-screenshot nyo lang po lahat sila. Kung wala naman po, pwede rin po kayong maglagay dyan ng sample modules na ginawa nyo. Yan, mag-screenshot din po kayo, dalawa o kaya hanggang tatlong klase ng ginawa ninyong online class or online lessons. Then presentations, quizzes, using collaborative technology kagaya po ng Padlet, Google Classroom, Canva at iba pa po. Next, name of artifact, certificates of participation in any professional development activities. Ang kanyang strand ay professional links with colleagues. Okay, dito po pwede nyo pong pagsamahin yung 7.3 at saka 7.5. Pero pinaghiwalay ko na lang po siya para mas makita nyo po kung ano po yung mga pwede nyo pong ilagay sa bawat strand na yan. Kasi almost the same lang naman po sila. Sa certificates, pwede nyo pong ilagay dyan dalawa hanggang tatlong professional development seminars na inatinan nyo po. Yung mga seminars natin sa school gaya ng lock sessions, ayan, pwede nyo pong ilagay. Kung nagla-lock session din po kayo sa inyo pong LDM, yan, pwede nyo rin pong ilagay. At yung mga slack, yan, ilagay nyo rin po. Pwede. Mas maganda pa nga po yun eh. Sa annotation, sabihin nyo lang po dyan kung paano nakatulong ang mga seminars na ito sa inyo para maging efficient at effective na mga guro po tayo. Ayan. For example, ito po, by attending different webinars, I obtained numerous benefits, including improving my communication skills, gaining knowledge, networking with others, and renewing motivation and confidence. I've learned a lot of various strategies and styles that may help my learners in their studies. Ang next naman po natin, ito po yung mahalaga, yung reflective summary. Ang kanya pong professional standard strand ay 7.4, professional reflections and learning to improve practices. Dito po sa reflection, meron po kayo dyan kailangan sagutan na tanong. Ito po yung question. Do you feel that this collection of work really reflects your abilities and what you have achieved this year through the LDM course?
why or why not. Pwede niya rin po diyang sabihin kung ano po yung mga experiences mo during the implementation of LDM. Nakatulong po ba ito sa iyo? Ano pong natutunan niyo? Yan po yung mga pwede niyong ilagay. So, basahin ko po sa inyo yung akin pong example ng reflective summary. We have faced a lot of adversities since the COVID-19 pandemic arise. To elevate the quality of education, we've done so much by improving ourselves. Learning delivery modality course made me realize how important my efforts in attaining the desired learning goals in this new normal. It is very challenging to document all the activities we've done because sometimes it slipped our minds to capture all the things that we do. I am happy with all the achievements I've made, especially in the significant improvements of my learners. But this will not stop me from improving my skills in teaching so I can face all the challenges I'm about to meet. And eventually, I can make all my learners move to the next level equipped with the necessary skills they need. And my annotation, based on my reflection, it only shows that I have a meaningful experience during the implementation of LDM2. It also manifests my commitment to enhancing my teaching skills and improving my strengths and weaknesses to give my learners the quality education they deserve. Sa self-selected artifacts, okay lang po kung meron kayong malagpasan dito kasi hindi naman po siya part ng mga required artifacts. Nagsisilbi lang po ito na supporting documents nyo. Pero syempre, di ba, mas maganda kung meron pa rin kayong mga may lalagay na attachments. Okay, para sa unang selected artifacts, yan, name of artifact, MOVs on engaging learners for their progress and achievement. Ang kanyang professional standard strand ay 5.2, monitoring and evaluation of learners' progress and achievement. Ang mga kailangan niyo po na photo documentation dito ay ang mga conversations through chat, text, video conference about class requirements, notes or messages as feedback to their summative outputs kagaya po ng activity sheets, SLMs, portfolio at iba pa. Kamustahan or consultation sessions with learners. At kung syempre nag-home visit kayo, pwede nyo rin pong ilagay dyan. Ang aking sample annotation, to monitor my learner's progress, I regularly conducted an online kamustahan every Friday. During this time, I always ask my pupils what lessons do they find difficult. I give immediate recommendations and strategies to the parents to help them on how they will teach a specific task in the module. I also do home visitations for those lagging pupils and include them in the intervention program under Project ACAP. Next naman po ay under Professional Standard Strand 5.3 Feedback to Improve Learning. Sa feedback po, ang mga pwede nyo pong ilagay dyan ay mga screenshots ng conversation nyo with parents na halimbawa po nagbibigay kayo ng guidance sa kanila or kung may noticeable progress ang bata tapos kinocomment nyo sila gagaya ng mga nasa example ko po. Kasi halimbawa sa akin, nagpapasa po yung bata ko ng kanilang mga output sa messenger. So, chinecheckan ko po iyon tapos binabalik ko sa mga nanay. Tapos po, naglalagay ako doon ng comment. Kung halimbawa, tama lahat ng kanyang sagot, nilalagay ko, very good o kaya good job. Or kung may gusto pa po kayong i-improve sa bata, kunwari, sa pagsusulat niya, kasi hindi ko maintindihan yung nilalagay o nakasulat, ang nilagyan ko po ng comment na magsanay magsulat ng maayos. Pwede rin po kayong maglagay dyan ng picture ulit na nag-home visit kayo at kinakausap niyo si nanay about sa progress ng kanyang anak. Important reminder, dapat po lagi nating matakpan ang mga mukha ng mga bata, pati na rin ang kanilang mga magulang. At iba pong tao sa picture maliban po sa inyong sarili para po sa kanilang privacy. Pwede pong i-blur ang mga mukha o kaya naman takpan ng guhit kagaya niyang nasa picture para po hindi makilala ang mga taong nasa
captions po ay photo documentation po ninyo. Next name of artifact, MOVs on professional engagement with colleagues. Yan po, 7.3 of professional links with colleagues. Dito po, pwede nyo pong ilagay dyan yung socially distanced in-person or online synchronous LAC sessions. Pwede din po kayo maglagay ng LDM-related LAC chats sa text o kaya messenger o kaya Viber or mga faculty meetings at in-service trainings. Dito po sa professional standard strand, 5.4 communication of learners' needs, progress and achievement to key stakeholders, ang pwede nyo po dyang ilagay kung halimbawa may pictures kayo or memo na nakasama kayo sa isang project ng inyong school na meron pong nakatulong sa inyo ng mga stakeholders. Pero, tandaan, kung wala, again, pwede pong lagpasan. Hindi naman po kasi siya required na artifacts. Supporting documents nyo lang siya. So, kung wala po kayong kinabilangan na project na may stakeholders, ayos lang kung walang ilalagay. Last but not the least, name of artifact, MOVs on engaging key stakeholders in teaching learning process. Under professional standard strand, 6.2 engagement of parents and the wider school community in the educative process. So, dito po, ang pwede nyo po dyang ilagay ay mga conversations with parents or guardian through chat, text, and video conference. Pwede din po kayo mag-attach ng mga pictures like parents dropping off modules at designated school boxes or yung kagaya po sa amin dyan po sa upuan. And don't forget the annotation in every strand. So, dito po ang example annotation ko ay, every quarter we are conducting a parent-teacher meeting in our grade level. It is an excellent opportunity for us to share our pupils' academic progress and growth based on classroom observations, assessment portfolios, and assignments. During the meeting, parents can also give their feedback by these. Both parties can address the challenges encountered and find possible solutions to improve our learners' academic progress. So, ayan po. Always remember na malapit na po ang pasahan. Pwede nyo na pong simula ng inyong practicum portfolio. Ang deadline po nito pang kalahatan ay June 21 to June 25. So, mas maaga po kayong matapos at makompleto nyo po ang inyong mga artifacts para syempre mataas ang inyong score. That would be all. Sana po marami kayong natutunan. Sana po nakatulong sa inyo ang guide na ito para magawa nyo po ng maayos ang inyo pong practicum portfolio. Good luck, teacher!